Yan o. Kain po. So eto brother, ready na to. Yo! So today is December 23 mga kabrother, baka meron dyan ng yung ngayon naglilisip pa rin kung anong lulutuin ngayong Pasko. Eto mga kabrother, eto yung entry namin ngayon, gagawa tayo ng sibu lechon, pero this time hindi siya ano brother tawag dito, hindi siya niluto sa outdoor. Oo, diba, kadalasan sa outdoor tayo, pinapaikot natin eto sa oven to, at saka eto maganda rin brother kasi yung mga ibang ayaw magpaikot ng ano, ng lechon. At least, kung may oven sila, magagawa nila. Yung mga tamad mag-lechon, pwedeng pwede. Oo. Ayan, nilalagay lang natin ng hiwaya mga kabrother. Huwag naman sasagad sa balat para lang pumasok yung pampalasang ilalagay natin. Ganda ng pork belly to brother, oh. Oo. Ayan, oh. Magkano ba yan brother? Ito, ayan, may nipple pa yan mga kabrother. Mura lang to. So ang gagawin nyo to, bali magiging budget lechon siya kasi 5 kilos nasa 1,400 pesos. Uy, mura-mura, 5 mura kilos na. Brother ha? Kasi compare mo dun sa bibili ka ng belly lechon sa mga tindahan, di ba may mga nagbebenta, nagne-negosyo belly lechon. Mas mahal yon compare dito mga kabrother. Kaya pwede nyo pang gawin. Ano pa lang ngayon, meron pa kayong 2 days bago Pasko. So 24 bukas. At saka ito, maganda rito brother, machi-check natin kung gaano katagal natin luluto para sakaling gayahin ng mga kabrother natin. Oh. Matatansya nila kung anong oras na iluluto. Kumbaga ano to, magiging tutorial. Yeah. Alamang sa balamang, gagabihin na tayo dito kasi alas 3 na ngayon. So simulan na natin, maglalagay lang tayo ng asin. Okay na yan, tapos maglalagay lang tayo ng paminta. Maglalagay na rin tayo ng garlic powder, pampalasa. Yan. Tapos, mabilisan lang ito mga kabrother, sibuyas na pula. Yung mahal na sibuyas. Mahal na sibuyas. Oo. Tapos, crushed na bawang. Nga pala brother, yung sibuyas na yan, nasa 400 kilo na yan. 400 pesos per kilo. Grabe no, sobrang mahal ngayon. Kaya, sa mga kabrother na nagtitipid ngayon, siguro wag na ay maglagay ng sibuyas. Or pwede, maglagay na lang ng onion powder. Pwede. Pwede. Maglagay na rin tayo ng tanglad, onion leeks. Yan, ganyan lang siya kasimple mga kabrother. Tapos, itatali na natin. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano magtali. Yan. Yan, so maglalagay kayo ng ekstrang mahaba dyan mga kabrother. Kasi mamaya, i-ano natin yan. Kumbaga, dyan magdurugsong yung mga tali. Yan, tapos ganito lang yan mga kabrother. Yan, tapos higpitan nyo lang. Yan, okay na yan mga kabrother. Tapos, ibabaliktad nyo lang yan. Yan. Tapos itatali nyo lang dito. Yan. Okay na yan mga kabrother. Ngayon itatali natin yung unang tali na pinalagpas natin kanina. So ganyan lang siya kadali mga kabrother. Yan. So kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng ating pork belly. So next step natin, mabilisan lang ito mga kabrother. Maglalagay na lang tayo ng toyo. So pahira lang natin ng toyo yan mga kabrother para magkulay-kulay yung ating pork belly. Grabe, no? So yung belly natin brother, parang ano siya? 2, 4, 6. 6-pack. Uy, pwede brother. Maraming mapapakain yan. You know, meron pa nipple dyan. Para siyang caterpillar. Parang caterpillar. Yan. So, okay na yan mga kabrother. Nag-preheat na rin tayo dito ng oven natin. Sagad yan. Sagad sa init. So, isasalang natin to. Ito, 2 oras sa 180 degrees Celsius mga. Matagal-tagal din brother. Medyo matagal. Kailangan pag sinalang nyo to, huwag nyo bubuksan. So, lagay na natin. Yan. So, hayaan natin to mga kabrother ng 2 oras, wag na wag niyong bubuksan yan. So medyo mahaba pa ang oras natin brother. So gagawin natin yan, chill-chill lang muna tayo. Maglagay muna tayo. Ay, oh, pwede. Maglagay tayo ng Gcash sa mga kabrother. Kaya sa mga kabrother na hindi pa nakafollow sa kabrother vlogs, follow na kayo, namimigay kami ng Gcash doon. Tara, lay muna tayo. After 2 hours mga kabrother, ayan na yung ating pork belly. Yan.
medyo nagkamali lang tayo dito mga ka-brother. May explain lang ako na mabilis na importante to. Kung mapapansin nyo, nag-bubble siya sa taas. Ayan. So, ang nangyari kasi dito mga ka-brother, dapat 2 hours siya na 180. Pero ang ginawa kasi namin, kung may idea kayo dito mga ka-brother, ayan. May oven kasi na sa taas ibabaw, ay taas ibaba yung apoy, merong sa ilalim lang, merong taas lang. So ang ginawa ko kasi kanina mga ka-brother, 30 minutes, 1 hour and 30 minutes ginawa ko is sa taas lang. Sa taas lang ginamit ko. Ang nangyari, ang taas niya, kung papansin nyo, nag-bubble siya. Parang so, naging chicharon brother. Kaya nga, mali tayo doon. Dapat pala consistent mga ka-brother, dito nyo lang siya ilalagay. Ayan, lesson learned. Kaya kung gagawin nyo bukas to, huwag nyong itataas lang. Taas baba ang apoy. Pero yan, okay na rin naman yan. Maganda naman at papahiran na lang natin yan ng mantika mga ka-brother. So kaya pinapahiran natin yan ng mantika mga ka-brother. Kasi eto na yung oras na palulutungin na natin siya. So yan, babalik lang natin yan. Tapos, this time mga ka-brother, taas baba yung apoy at itataas na natin yung temperature niya ng 200 Celsius. Yan, tapos bigyan pa natin ng another isang oras for sure sa ginagawa natin ito mga ka-brother, gagabihin na talaga kami. Sigurado yan brother, kasi tensya ko mga nasa isang oras alas pa yan siguro. Alas 3 tayo nag-start, alas 5 na, baka alas 7 pa to. Baka. So, hayaan muna natin yan mga ka-brother. So, after 1 hour and 30 minutes mga ka-brother, binahabol natin siya ng almost 3 and a half hours mga ka-brother. Ito na yung naging itsura. Grabe. Which is ang ganda. Ganda, ginabi na tayo. So, ang bangka, brother. Uy, kung gagawin nyo ito, mga ka-brother, sundan nyo lang yung oras na binigay natin. So, ang gagawin lang natin yan dito is, palalamigin lang natin siya para mas lumutong. So, i-rest muna natin yan, brother. Gusto nyo rin ba magkapera or kumita, mga ka-brother? Subukan nyo ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang laro na pwede nyo pagkakitaan. Nasa comment section yung link mga ka-brother, at alam nyo ba na pwede kayong kumita dito or magka-bonus up to 7,000 pesos sa unang cash ninyo. At fill upan nyo lang lahat ng to. Ayan. So sa under sa promo code mga ka-brother, ilagay nyo lang promo code Kalina. Pagkatapos ay isave ang password at ilagay yung Gmail account ninyo. At para mag-cash in, i-click nyo lang yung deposit. Ayan. Maraming option dyan mga ka-brother. Pwede kang magbayad through payment center, GCash, at pwede rin naman yung bank. At para mag-cash out naman, i-click nyo lang yung withdraw funds. Ayan. At dito mga ka-brother, available pa rin yung bank at e-wallet. Paano nga ba maglaro at kumita? So i-click nyo lang yung menu, ayan, and then 1x game. Dito mga ka-brother, maraming laro na pwede mong pagpilian. Pero tayo mga ka-brother, subukan natin yung swamp land. Tatalong ka lang dyan sa mga dahon at pwede ka nang kumita ng malaking halaga. Tulad yan, meron na tayong 43 pesos na pwede na nating i-cash out. At alam niyo ba mga ka-brother, sa pag-download nyo ng 1xBet, makakatulong yan sa amin ni brother para makapaggawa pa tayo ng mga tuloy-tuloy na content. Kaya huwag nyong kalimutan at subukan 1xBet. Eto na mga ka-brother. Eto na mga ka-brother. Ready na yung ating lechon pork belly para sa Pasko or Noche Buena. Yan. Ano, oven roasted lechon belly. Oh, at saka yung brother, background natin ngayon, apoy, nasusunog yung cortina. Pero bago tayo mag-start mga ka-brother, pray muna tayo. Thank you Lord sa napakasarap na pagkain at Lord bless this food, Lord, in Jesus name pray. Amen, amen. Amen. Thank you Lord. Eto na, taste test na tayo mga ka-brother. Hmm? Yan no? Grabe. Hmm? Ayan o. Bagong hango mga ka-brother, kaya kung nakikita nyo, nagihistim-istim pa. So syempre meron tayong naka-ready ano dyan. Si Mang Tommy. Mang Tommy. Maglagay na ako dito brother. Sige. Yan, kunin ko na to. Yan o. Ang init. Grabe. Grabe oh. Tsaka yung mga juices niya mga ka-brother. Yan oh. Subukan muna natin sa balat. Balat muna. Testingin natin kung tama ba yung ginawa natin. Ayun na, sabihin ko lang sa inyo mga ka-brother. First 2 hours, unang 2 oras, kailangan 180 degree Celsius. Tapos kapag another 1 hour and a half, kailangan 200 na siya. Yan oh.
Cheers. Kain po. Ang lutong. Kanin. Yung linamnam ng ano, yung laman. Well, hindi na, kakatiim lang natin ng pork belly last time. Pero eto, kakaiba to kasi oven siya. Kasi normally, ginagawa natin is luto sa labas ng bahay. Mas masarap yung kasi lasang usok. Pero ito kasi, ito yung, alam mo yun, ito yung parang tamad version ng pork belly. Walang additional smoky flavor. Pero yung lasa niya, mga kabrother, since hindi natin nga siya idikot or wala siyang lasang ano, smoky, siksik naman yung lasa niya, yung linamnam ng ano, nung baboy natin. Yun o, balat. Man, mga kabrother, try ko. Try ko din yung laman. Ayan. Init. Grabe. Ayan o. Kesa sa umorder kayo, mga kabrother, gawin nyo na lang to. Napakalinamnam ng laman. The best din talaga yung ano, laman. Grabe mga kabrother. Oh. Since ang tagal natin ganun to, inoven, malambot na siya tapos moist pa, juicy. Lumalabas yung linamnam talaga ng baboy. Solid to mga kabrother. Ito yung iahahin mo bukas sa 24 kasi bukas na eh. 24 ng gabi, yun na, Noche Buena na. Kung itong iahain, tama ba? Kung ito yung ilalagay nyo sa besa mga kabrother, for sure matutuwa yung mga anak nyo, pamilya nyo. Kung may bisita pa kayo, una, mapapatingin talaga dito. Sigurado yun. At ako brother, siguro kahit wala na akong hamon, okay na ako dito sa lechon belly. Kuha pa ako ng balat dito. Sarap talaga ng balat. Grabe. For sure may mga abala na ngayon, baka bukas o mamaya. May mga mamalingki na dyan. Yung mga ano, ang tawag doon yung mga rush buyer ng mga regalo. Pati mga ano, yung mga pamasko, yan. At meron din syempre sa mga naghahabol sa mga pagkain. So ilista nyo na to mga kabrother. Ilista nyo na. Yan o. Putok batok. Solid. Ako nasarapan ako brother sa balat. Ibang klase din yung balat ng ano, oven roasted in fairness mga kabrother. Solid to. Nagmantika rin bibig. Lahat pati mukha. Solid. Pero kahit ganyan brother, 2 days na lang, Pasko na mga kabrother. Yung mga pamimigay nyo sa mga inaanak nyo, nakaredy na, ikaw brother, nakaredy na ba yun? Nakaredy na yung pag-iimpake ko bukas. Hindi, joke lang. Siyempre, nakaredy yan sa mga inaanak natin, sa mga, pero ito lang, advice ko sa mga parents, as a parents din, di ba? If ever man, magkano man matanggap ng inaanak nyo, for example, nakatanggap siya ng 200, 100, be grateful or huwag nyong ipakita sa anak nyo na alam mo yun, yung parang kayo yung nadismaya. Nanghihinayang, parang ganun. Turuan nyo yung mga anak nyo, mga kabrother, paano maging grateful, paano maging magpasalamat, kung ano man yan natanggap, diba? Yun din naman yung ano ng Pasko eh. Pero yung iba kasi, meron akong nababasa, kinuwang ninang dahil parang para bigyan ng pera sa Pasko yung ano, yung tawag doon, yung mga inaanak nila. Wherein, kinuha mong ninang yon para magbigay ng advice or mag ano, magturo sa tamang daan kumbaga. Tama 'yon, tama. Pero di rin natin siyempre maaalis sa tradisyon natin yung siyempre magbigyan. Kasi matutuwa 'yung bata doon. Kaya lang wag lang masyadong
Wag demanding yung parents kasi yung bata never mag-demand diyan. Wag lang umasa nang malaki. Wala pa silang idea diyan. Hindi ko sinasabi to para tawag dito, brother, yung para depensa niyo sa just. Bakit magkano ba yung pamimigay mo tig 20, ganun? Kaya pala. Hindi, baka di na napuntang bukas. Grabe, sobrang sarap nito. Though, eto, magiging honest kami sa inyo, mga kabrother. Mas matindi talaga yung lutong ng inihaw sa ano, sa uling, mm-hmm, compare dito. Kasi eto, alam mo yun, dahil oven nga siya, hindi ganun kasing lutong tulad ng mga nililitsyon sa uling. Magiging honest kami, pero kung lulutuin nyo lang naman na madali yan, hindi ka naman mapapagod tulad ng paglilitsyon na pag-iikot, pwedeng-pwede na to. Oo. Totoo yan, brother. Eh, yung pag iniikot mo ganyan, nakokontrol mo pa yung init, unlike sa oven kasi, talagang rekta lang, hindi siya yung, yun nga, hindi siya umiikot, hindi na didistribute na maayos yung init sa balat. Bukod sa mas malutong, pero di namin sinasabing dito malutong, malutong siya, mga kabrother. Siyempre, yung natira dito, baka gawin ko na lang dito dahil Pasko naman bukas, gawin nating lichong paksiw. Pero hanggang dito na lang, sana nag-enjoy kayo sa episode na to, mga kabrother. Merry Christmas sa inyo. Yun. Kasi last upload namin to, Merry Christmas, bago mga kabrother, dumating yung Pasko, siguro next upload natin sa 26 na advance. Merry Christmas sa inyo, mga kabrother. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa walang sawang support. Maraming salamat, mga kabrother. Merry Christmas and Happy New Year. Ingat kayo and God bless.